Dante, ano ngayon ang gagamitin ng prosecution na ebidensya kung nagbago o bumaligtad na ang salaysay nitong mga suspect? Ela, sa panayam kay Department of Justice, DOJ Secretary Crispine Rimulya, sinabi nito na marami pa nga silang hawak na ebidensya, Ela. Binigyan din pa nito na gagamitin nila yung mga naunang sinumpaang salaysay na mga suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo, bagamat sila nga ay bumaliktad na. Ito ay affidavit na ginawa ng mga suspect sa harap ng mga abogado. Sa ngayon, 10 na sa 11 suspect ang naghain ng kanilang recantation sa korte. Dagdag panagalihim na mapapatunayan nila sa mga darating na panahon ang involvement ng mga suspect sa krimen. Ang pag-atras ng mga ito ay patunay lang din anya na talagang may conspiracy na nangyari. Sa isang panayam, sinabi din ni Rimulya na nabayaran umano ang mga suspect ng 8 milyong piso bawat isa para baliktarin ang kanilang mga naunang testimonya. Iimbestigahan din ng DOJ ang issue umano ng pag-torture sa mga suspect sa loob ng NBI. Pero kinwestiyon din ng DOJ kung totoong tinorture ang mga suspect na mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Bakit naghain ang mga ito ng motion sa korte na gusto nilang manatili sa detention facility ng NBI? Kung talagang tinorture sila sa NBI, ba't gusto nila maiwan sa NBI? Ba't ayaw nila malipat sa labas, palabas ng NBI? Dagdag pa ni Rimulya, ang pag-atras ng mga ito ay hindi naman matibay na batayan dahil mismo ang Korte Suprema ang nagsabi na ang recantation o pag-atras sa isang salaysay ay mayroon itong duda. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.